kasalan ko siya, kaya lalaban ako para sa kanya. Alam naman nila kung ano ang totoo. Alam nila. So sa akin may kasalanan si Vong. Sa akin inamin niya iyon mula noon. So, sa akin ang may atraso. Pinatawad ko iyong tao and for the last 8 years bumabawi siya. We got married. Yun, yung ano, akala ko 8 years na iyon parang tapos na iyong kaso. Napakasal pa kami, sobrang importante niyan sa akin kasi bumabawi siya and pagkatapos ito mangyari. Broken, ang dalawang anak ni TV host comedian Vong Navarro nang malaman na nakapiit ito sa National Bureau of Investigation Security and Management Section, NBISMC. Ito ang inihayag ng asawa ni Vong na si Tanya Winona Bautista Navarro nang humarap sa press nitong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Tanya, kinakausap niya ng masinsinan ang mga anak ni Vong Frederick at East Navarro Martes ng gabi, ilang oras makaraan ilabas ang warrant of arrest laban sa asawa para sa kasong rape. Pag-uwi namin, hindi ko naman sila agad nakausap. Nung finally, nakausap ni relay ko sa kanila. Siyempre, sira, aniya. Dagdag niya na kung si Vong daw ang masusunod. Poprotektahan niya ang mga anak sa mga ganitong pangyayari. Nahirapan din daw siya na mag-explain sa kanila ng mga anak tungkol sa nangyari sa kanila tatay. Ang tagal kong ini-ready ang sarili ko bago ko sila kausapin. Kasi sabi ko hindi ko pwedeng hindi ako makatapos ng sentence na iyak ako ng iyak, bumigay pa rin ako. Ayaw ko sanang umiyak sa harap nila kasi gusto kong isipin nila na okay si daddy nila. At okay ako. Kaya ko. Aniya pa. Isang emosyonal na si Tanya Bautista, asawa ni Vong Navarro. Ang humarap sa press nitong Miyerkules para ibahagi ang kasalukuyang sitwasyon ng actor-host mula nang makulong ito sa National Bureau of Investigation, NBI, noong 19 ng Setyembre dahil sa kasong rape at acts of lasciviousness na isinampa laban sa kanya ni Denise Cornejo. Inilarawan ito ni Bautista bilang the longest 2 days of kanilang buhay. Matapos ibigay sa kanya ang 2 arrest warrant mula sa Taguig Regional Trial Court. Napaka-positibo niya, at inaabangan niya ang pagdating ko ngayon. Pero bago ako umalis, naging emosyonal siya. Maaaring mahirap ay proseso ang mga bagay kung wala kang kausap. Dahil hindi niya alam kung sino ang naroon. Dagdag pa ni Bautista, nasa NBI premises pa rin si Navarro. Binigyan ko siya ng updates from attorney, Alma, Mallonga. Pagkatapos ng nangyari, ito ang pinakamatagal na 2 araw ng buhay namin dahil sa double warrants of arrest, she continued. Ibinahagi rin ni Bautista ang sakit na nararanasan ng kanilang pamilya dahil sa nangyari. Ayon sa kanya, mahirap ipaliwanag sa 2 anak ni Navarro na sina Isaiah at Frederick ang nangyari. Yung 2 boys natin sira din. Hanggat maaari ay pinangangalagaan sila ni Vong. Ngunit nakikilala nila ang mga bagay sa pamamagitan ng social media. Ang sakit sobra. Sa tuwing tinatanong ako ng mga tao, I would describe it as a roller coaster since may good news tapos after a day or two, may bad news kami. Subukan mong maging positibo tungkol dito. Pero dumadating din tayo sa point na mapapagod tayo. Hindi ko alam kung paano nila papatunayan ang mga paratang sa kanya. And then suddenly, na-reverse ang desisyon, Bautista shared. Ang pagbabalik sa kaso ay nagparamdam sa amin na kami ay inaatake. At hindi kami handa, wala kaming anumang armas o kagamitan upang protektahan ang aming sarili. Iyon ang naramdaman namin. Patuloy niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Bautista ang susunod na hakbang na dapat nilang gawin upang pilitin ang isang petisyon para sa piyansa. Lalabanan natin ito. Rape is not bailable pero,
Pero, bakit nagkaroon ng allegation ng rape? Ibinigay namin ang lahat ng mga ebidensya. Very consistent si Vong sa kwento niya since day one. Nung nakita ko siya, nabugbog siya black and blue, inamin niya lahat. Ang lahat ay suportado ng mga dokumento. Kaya lang hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng probable cause, ani Bautista. Sa huli, sinabi ni Tanya na naniniwala siyang mapapawalang sala si Vong at ay lalaban nila na makapagpiansa ang aktor sa kasong rape para sa pansamantalang kalayaan. Oh,